everyone, welcome back to my YouTube channel, Nurse Sanya. For today, we are now on our first year anniversary as a YouTube channel. So thank you so much for all of my subscribers, for those who are always watching my videos, and I am very grateful that I inspired you, I helped you regarding your applications, regarding your documents, and with that, I am more grateful. So, sobrang thankful talaga ako sa mga nag-send sa akin ng message na nakatulong daw yung video ko, yung vlog ko, although I'm not really a vlogger, I'm just trying to help, especially yung mga nag-struggle sa mga pag-aayos ng documents and everything, pag-aayos ng mga papers from the Philippines, especially yung mga OFW na aspiring UKRN. So for today, our vlog is all about most frequently asked question on my FB page. Kasi usually sa mga comment section din ako masyado nakakapagbasa. So, sa FB page, marami ako nare-receive ng mga messages. And I picked up the top 10 most frequently asked questions, especially on applying as a UKRN. So, hindi ko na ito pahabain pa yung ating intro. We will get through this. Tama ba yung English ko, my gosh. Okay. Question number 1. Nurse Sonia, what makes you decide to apply in the UK? So, firstly, talagang ang aking decision to apply in the UK ay hindi yun talaga yung priority ko that time. Ang aking first choice is sa Canada, which is andun yung sister ko. But siguro, hindi yun talaga yung para sa akin. So, mas ginaid ako ni Lord dito sa UK. And for greener pasture, alam nyo naman, lahat naman tayo, we are aiming for a greener pasture. And for me, ang UK ay mas accommodating sila, especially if you are building a family. Unlike sa pinanggalingan ko sa Middle East. So doon, okay naman lahat halos. But the thing is, siguro yung pagpapalaki lang din ng anak, although wala pa akong anak pag nagkaanak kami. So yon, mas pinili namin yung dito sa UK kasi maganda yung kanilang program for the growing family. Pero sa mga tao na talagang nakapagpalaki ng mga anak dyan sa iba't ibang lugar, lalo na sa Middle East. So, saludo talaga kami dyan kasi alam namin kung gaano kahirap. But for me, I think ito siguro yung mas para sa amin, mas accommodating sila sa mga family dito. And sa childcare na din. Yun. And healthcare system nila maganda para sa family. So, yun yung aking decision. Kaya ako nakapaggawa ng decision ay dahil doon. And then, of course, sahod na din. And then, para maiba naman yung climate at maiba naman yung ating outfit char. Outfit. Okay. Next question, number 2. Who, what is your inspiration? Of course, ang aking family, ang aking inspiration. And I believe lahat naman tayo, yan ang number one inspiration natin. At yun kundi lang din naman dahil sa kanila, hindi talaga ako magkakaroon ng lakas ng loob para mag-apply dito sa UK. Third question, what is the hardest part of being a UKRN? Siguro yung adjustment. For being a UKRN. So, siguro yung aking pag-process
Although challenging nga siya kasi nasa Saudi ako nung nag-a-apply ako sa UK. And isa pang nakapag-challenge sa akin ay of course yung English test na alam nyo naman na talagang parang after nun, parang mabubunutan na kayo ng isang malaking tinik papunta sa pagiging UKRN. So yun talaga yung aking pinaka biggest challenge nung nagpunta or nag-apply ako dito sa UK, yung English test. Pero alam ko naman na kayang-kaya nyo yan, lalo na mas matatalino kayo kaysa sa akin. Ako 2MB lang ang brain ko. So, I believe kayang-kaya nyo yan. Perseverance lang and prayers, of course. Ayan, lagi lang kayong mag-aaral. And syempre, kung ano yung mga usual nyong ginagawa, like naglalaro ng online or nag-Facebook, huwag muna nyong gawin yan. Mas maganda pa yung mag-aral kayo mabuti kasi may kapupuntahan yan. I remember before, nung ako'y nagre-review habang nag-aaral, maraming nag-discourage sa akin na sinasabi nila, naku, wala namang nangyayari, nagtatrabaho na, nag-aaral ka pa, parang ganun. So, hindi ko masyadong minasama yun. Bagkus, ginawa ko yung inspiration, ginawa ko yung challenge para sa akin na hindi lahat ng nag-aaral habang nagtatrabaho pinapahirapan yung sarili. Ito ay isang challenge to at kayang-kaya itong ma-conquer, eh, diba? Ayan, nawala na yung aking sumunod na question. Question number 4. How do you deal with the challenges along the way? Ayun, katulad nga na sinabi ko, talagang hindi naman mawawala yung mga challenges na yan. Ako, ang dami ko talagang na-face na challenges nung nag-a-apply ako dito. Isa na dun yung mga nagkaroon ng pandemic, so may mga delays. So talagang patience, talagang pinahinabaan ko lang yung patience namin and persevere. Huwag kayong mabibitaw sa inyong mga pangarap, lalo na kung iyan talaga ay talagang pinagpupursigahan nyo, pinaglaan nyo ng time at talagang pinag-pray nyo kay Lord. Minsan hindi ibibigay sa inyo sa kung kailan nyo gusto, kundi ibibigay niya sa tamang panahon. And then, number 6, what are your adjustments? Adjustments? Madami. Kasi in Middle East, syempre, Arabic tayo doon. So, nung bago ako dito, minsan na-Arabic ko yung mga tao dito. Lalo na pag mukhang Arabo yung mga tao, minsan na-Arabic ko sila. So, una-una yung language, sumunod yung climate. Although kasi naman sa Saudi, puro extremes naman doon. So, na-experience ko din naman yung sobrang lamig. Pero pagdating dito, iba pa rin talaga yung lamig dito. Ayun, at ano pa bang mga adjustment ko? Budget. Kasi nung pag nagsimula ka dito talaga medyo magastos, lalo na yung bahay. So, yun yung mga adjustments ko. Number 7, is it easy to get your dependent? Pag po kayo ay UK Tier 2 visa, ay madali lang po kayong makakakuha ng inyong dependent. Ang ibig ko po sabihin sa mga dependent or dependent, yung po ay yung kundi asawa ay yung mga anak. Madali lang po siya makuha. Yung iba nga po, sabay pa nilang nakukuha yung kanilang mga dependent. Pero for me, I would suggest na pumasa muna kayo ng OSCE bago kayo kumuha ng dependent. Kasi as I've said a while ago, magastos po kasi maghahanap pa kayo ng bahay. And then yung pag-focus mo sa pag-aaral, baka hindi mo ma-focus yun kasi madami kang adjustment dahil kasama mo na kaagad yung dependents mo. So, I'd rather suggest na you'll come here to do some OSCE exam and pag UKRN ka na, saka mo kunin yung dependent mo. Yung asawa ko po, nakuha ko siya within 2 months lang. So, mabilis lang talaga. Pag basta may pera kayo, mabilis lang po. And yun, sabi ko nga, mag-focus muna sa exam, saka kayo kumuha ng mga dependents nyo. Kayang-kaya na yan. How's the cost of living in the UK? Pwede bang expression na char? Siyempre, medyo UK ito guys. So, medyo magastos po dito. Magastos in terms of tax. Kasi lalo na kung sa amin na galing mga Middle East, hindi po tayo sanay ng mga may bawas-bawas ang sahod natin. Kung ano yung pinirmahan natin, minsan mas malaki pa doon yung nakukuha natin. Dito sa UK,
on my own experience, kasi hindi naman ako bankera, hindi rin po ako mahilig mag-overtime. Kaya nakasya sa theaters po ako, so konti lang naman ang mga overtime namin and mga bank doon. In my case, usually, kung mga basic po ang nakukuha nyo ng mga sahod, wala kayong mga extracurricular activities, mga overtime, mga bank shifts, sakto lang po ang sahod sa UK. The key is, dapat talaga mag-budget kayo, especially sa bahay. And then yung, ano nga ba yung tanong sa akin? Ayan, cost of living. Ang bahay po ay sobrang mahal dito, especially kung nasa mga city kayo or nasa town kayo, medyo mataas po ang cost of living dito, ang bahay. May mga council tax po tayong binabayaran, and of course, bills. So, budget is the key talaga po. Number 9, how's the salary in the UK? Ayan, ang salary in the UK, as I mentioned a while ago, ay maganda ang sahod. Maganda ang sahod. Maganda naman po ang sahod kasi umaabot naman po ng mga 6 digits po ang sahod dito. Pero depende pa rin sa inyong pagbabudget. Kung kayo ay mga bankera, marami po akong kakilala na ang tataas ng mga sahod kasi laging nagbabank shifts, which is parang almost times to na po yung sinasahod nila kasi ang sisipag nila talaga magbank. Ayan. And the number 10, ito po yung last na. What are your advices for our aspiring UKRN? Advice ko lang po ay 3 P's. Ang first P po ay patience. Kasi sabi ko nga po, hindi naman lahat ay madali lang talaga nakapunta sa UK. Meron din pong mga pinahirapan katulad ko. Pinahirapan sa language test, pinahirapan sa pag-aantay ng documents, pinahirapan ng pandemya. So, yon. Kailangan lang po nating habaan ng pasensya. Second is perseverance. Kung ito talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo, para sa pamilya mo, ay i-persevere mo yan, i-push mo yan, pe. I-push mo yan, kuya. Kasi, in the long run, lahat po ng paghihirap ay magiging worth it naman pagdating nyo dito. Talagang may isip nyo, thank you Lord talaga at nag-hold ka dun sa pangarap na yon. It doesn't matter kung gano'ng katagal nag-process or gano'ng katagal kayo nag-asikaso ng papel nyo dito. What's important is nakarating kayo dito and alam nyo na deserve nyo yung lahat ng paghihirap na yon. And then, third one and most important thing is to pray. Always pray, guys. Hindi lang sa lahat ng mga success natin and also for the failures kasi dyan tayo lumalakas sa mga failures na yan, sa mga challenges na yan. Kasi kung hindi natin ma-experience yan, hindi natin mas ma-appreciate kung anong meron tayo. So, always pray. And, syempre, kung ano man yung meron tayo, maging thankful pa rin tayo, huwag tayo makalimot sa taas. And of course, lagi natin i-share yung mga blessings natin, sa mga family natin, sa mga nangangailangan. Kasi yun yung mga tinatawag na, the more you give, the more you receive. Ayan. Totoo po yan, promise. So, hopefully guys, ay may mga natutunan kayo sa aking top 10 most asked question on my FB page. And if you have other questions, additional questions, and other queries, don't hesitate to comment down on the comment box below. And of course, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless everyone!